you welcome to my channel. This night po is December 30. So magpre-prepare na po ako ng dessert for the new year. Kasi po tomorrow busy kami sa tindahan ni Nanay Pinky po kasi magbebenta kami tomorrow. At ito na nga po mga ka-smile, yung una ko pong gagawin ay gagawa po ako ng fruit salad. This is the easiest, the fastest dessert that we can have. Why? Kasi po, ititrain mo lang yung can. After that, lalagyan mo lang ng creamer at saka milk. Then, fruit salad na siya. Now, ladies and gentlemen, lapis and pencil pen. Ayan na po, na-drain na siya. Ilagay lang siya sa lalagayan. And then, after that, ilagay mo lang po yung fruits na gusto mong ihalo. Pwede nyo pong ihalo dyan yung gusto nyong fruits. Ako po, yung ihahalo ko po dyan is grapes at saka mansanas. So, kasi yun lang po yung available dito sa store namin, dito sa malapit sa amin. At saka yan lang po yung kaya ko. Kaya yun lang po yung ihahalo ko. So, that's it guys. Ayan, halo-halo. Ihahalo lang po natin yan. Halo-halo. Ayan. Grapes lang po yung inad ko doon sa fruit cocktail. And then, isang lang pong condensed milk at isa lang pong creamer yung ilalagay ko dyan. Parang napuno po ah. I-mix lang po ng mabuti. Ayan, ilagay na po natin ang ating creamer. Ayan. So, pang-pa-creamer. Pag-pa-creamer talaga. Walang tagay lang po yung creamer. Siyempre, ihalo ng mabuti. Pagkatapos niyo pong ihalo ang creamer, ayan, ilagay na po yung condensed milk. Okay, sa akin po, I prepared to put just only one creamer and one milk or condensed milk. Kasi, para sa akin, matamis na kasi yung ating fruits. So, no need to add more sugar. No need to add more milk. So, para sa akin, yung timplang yan, okay na po yan sa akin. So, this is it, guys. Sinasabi ko lang yung timpla ko lang po. Nasa sa inyo po kung gaano katamis at gaano po kasarap yung gusto nyong gawin sa fruit salad ninyo. Para sa akin po, ito po yung tamang timpla na gusto ko para sa fruit salad ko. Yung sa inyo po, bahala po. So that's it guys. So this is it guys. Nilagay ko na po siya sa presentable na lalagyanan. O diba guys? Presentable talaga. So this is it guys. My fruit salad. Next po guys, na gagawin natin ay itong creamy carbonara a la Aida. So, ginawa ko po siya December 31, night before the new year. At ito na nga po guys, nag-prepare na po ako ng tubig. Pinakuluan ko na po siya. Pag kulong-kulo na po siya, ilagay lang po natin ang pasta. So, ang pinili ko pong pasta is fettuccine. Kasi siya po yung pang-carbonara. Pero you can choose any pasta you like. There are a lot of noodles na pwede niyo pong gamitin dito. So, this is it guys, the noodles. So, ano lang siya, mix nyo lang po siya hanggang maging al dente na nga po siya. So, that's it! Hindi ko na po papakita yung pag-drain niya. Madali na lang yun. At ngayon mga kasman, ito po ang aking mga ingredients.
chicken din po, maglalaga ka pa po, tapos chips mo siya. So, yun po, pwede niyo pong gamitin. Even dumpling, pwede rin po. At nahiwa ko na rin po ang garlic, at saka onions, at saka na-open ko na rin po yung can. So, yun po. So, simulan po natin ang pagpapainit ng ating kawali. So, pasensya po yung kawali ko, 40 years na po yan. Sabi ng mother-in-law ko. Kaya po dumiliin yung tsura niya. So, ayan po. Patuyuin lang po natin yung kawali. At ito na nga po. Tuyo na yung kawali. Ilagay po natin ang ating oil. Actually, here, mas masarap siya kung butter po yung ilalagay. Pero since I don't have any butter, at saka may olive oil naman yung nanay ko, so, yun po yung ginamit ko. Kaya ng konti lang, binagdagan ko po siya ng oil na ginagamit ko sa pagprito. So, ayan po, painitin po yung oil. Let's add the garlic. So, mas maraming garlic, mas maamoy, mas masarap. For me. Yung ham. For me, ayoko po ng sobrang fried. Kaya kung mapapansin yung paper, hindi po sobrang fried yung aking ham. Ngayon po, ilagay naman po natin ang ating ilagay dyan. Po, ilagay po natin ang tubig yan. Tubig po yun. Kasi kung worry ako, baka hindi magkasya yung aking noodles. Hindi yung sauce niya. Kaya nilagay po ng water. Pero pwede po yun, tubig. Maglagay po kayo ng tubig para po pangparami. Pero po, I'm sure malapot na po yan kasi maraming guests na po ang nandito nito. Saka favorite po ito ng aking kids at saka husband. Kaya every time na meron pong occasion, hindi naman every time na meron occasion. Pag may occasion po, naluluto po ako nito para sa kanila kasi favorite din po nila at saka favorite po ito. So, wait, yan po! Cheese. So, ito na nga po. Ilagay po natin ang aking cheese. Para maging cheesy. Creamy na cheesy pa. O, diba? Complete package. Para matiyak po natin talaga na malapot ang ating sauce, maglagay po tayo ng flour. Ang flour po ay malaking tulong
para maging creamy, higyan na po nalagay po ako ng flour, maging creamy ang ating carbonara, yung tipong didikit yung sauce sa pasta, yun, yun po yung goal ko. Guys, ko po sa mga magluluto ng creamy carbonara, make sure po na pag hindi siya naubos, ilagay niyo po agad sa ref. Kasi lesson learned na po ito sa akin, madali po talaga mapanis ang carbonara dahil nga po sa all-purpose cream niya. Pero hindi po kayo magsisisi na once na nilagay niyo sa ref, kasi kahit malamig siya, sarap pong kain. Separate po tayo para po pang garnish mamaya. So yan na po, ang separate na po. Ilagay na po natin ang ating pasta! Ayan na po, ilagay po natin ang ating pasta. Lang po natin ang i-mix ang pasta at ang sauce. And I can assure you, tingnan niyo po. Creamy, creamy siya. Cheesy pa yan kasi may cheese ako nilagay. Pero hindi po kayo magsisisi. Sobrang salat. Sobrang sarap niya po talaga. As in super, hindi po dahil akong nagluto, pero dahil po sa ingredients na ginamit ko. Masarap po siya. So, ganun, ganun. So, ito na po. Ready na po siya to eat. At ito na nga po, nakalagay na po siya sa kanya. Lagay ang pag-garnish na po tayo. So, yung sauce na kinuha natin, ibalik po natin. Lagay natin siya yung babaw. Kung nakikita niyo po, parang matanong na yung pasta na sa ilalim. Marami akong pag-garnish. Marami po pala akong sauce. Nga pala, 500 grams na po yung ginamit yung fettuccine kanina. So, yun po. Kasi, ano lang naman kami dito sa bahay. 6, 2 bata, 4 kami na matanda. At saka, ipamimigay ko po siya sa aking mga kapatid. Doon sa ibang kaya po. Sobra. Dami na po yan para sa amin. Pamimigay ko po yung iba. Ako, yet na po natin ang ating cheese. Guys, yung mga nagluluto po ng carbonara, na-experience na po bang mapanisan? Magkaroon ng panis na carbonara? Ako po hindi po. Kasi nilalagay ko po talaga agad sa ref pag hindi nauubos. So, ito na nga po, everyone. Ito na nga po, mga ka-smile, ang aking creamy carbonara a la Aina at ang aking fruit salad. So, thank you!